siya nito. Ano lang siya, nag-vacation kami yung family, kaming tatlo ni Mommy, tsaka yung sister ko si Anna. Nag-vacation kami sa Europe. And then, meron kami sa Italy, meron kami one day in Venice. Day trip lang siya. And then yun, so after ng parang walking tour namin, since nagtitipid kami ng slide, kasi magastos mag-Europe tour eh. So parang pinipili lang namin kung kailan kami kakain ng restaurant na ano. So yung lunch, bumili lang kami ng panini, bumili lang kami ng sandwiches. Tapos naghanap lang kami ng mangko, ganyan, sa side ng ano, sa parang isa sa streets, sa San Marco. Okay. Doon kami kumakain ng sandwich ng lunch. And then, parang sa lukuyan, nagpapakain ako ng pigeons. Kasi di ba marami ganun? And then, across the, maliit lang yung road, across the road, nakita ko may aso na parang gusto lumapit sa akin, parang gusto kumain. So, tinitignan ko to, sabi ko, parang, aso, ganyan. And then, yung mom ko, katabi ko, na sabi niya, ito mo yung umihawak ng aso. So, parang, kumbaga sa pili ko lang, pumalap akong ganun. So, sabi ko, uy, ang gwapo, ganun. Pero naka-shades ako. So, parang, parang sina-check out ko din siya. Very director si mom doon. Very, actually, mas advanced siya talaga. Nakita ko niya lahat, ganun. Tapos, tinitignan ko, tapos, parang tinitignan ko, ano lang, talagang tinginan, ano siya, tinginan mo. Very cinematic. Yes, very cinematic. And then, after a while, lumapit siya. Tapos si mami, naku, lalapit. Sabi ko, huwag ka magulo kasi parang nakaka-stress. So, lumapit siya. And then, una parang habla Espanyol. Ganyan, nakala niya parang Latina or something. So, sabi ko, no, I'm Filipina. Ganyan. Ah, okay, English. Ganyan. Tapos sabi niya, tapos feeling ko na, na ay nako, makikipag-pick up line to, ganyan. Tapos biglang ang bungad niya sa akin, do you know that it's illegal to feed pigeons in Venice? So ako yung, ay, wait pala, hindi pala siya, ano. Sabi niya, do you know that it's illegal to feed pigeons in Venice? So sabi niya, besides, they will fly above you and shit in your beautiful hair. And I would hate to see that. So ako yung, maganda. Suwabe mo. Maganda yung pasok, gano'n. So yun, tapos parang konting kwentuhan lang. And then, so sinabi ko nga, I'm from the Philippines. So sabi niya, I've been planning to go to Palawan. Kasi hindi pa siya nakakapag-Pilipinas. Pero usually, karamihan din naman sa kanila. Like pag winter, doon sila nagbabakasyon. And like siya personally, he likes going to Asia. So yung gano'n, parang backpacking, yung gano'ng klaseng trip. Pero hindi pa siya nakakapagpalawan. And ako at that time, hindi nakapagpalawan pero yung city lang, gano'n. So sabi ko, yeah, gano'n is good. Parang kumbaga, ano lang siya, kung napanood niyo yung Before Sunset, parang gano'n, na nagkwentuhan na kami. Pero syempre, I mean, that was it. And then sabi niya na parang, I have a shop near, ano yun eh, San Marcos, puro turista yun. I have a shop, I'm a photographer. Parang, if you can pass by later, ganyan. So, dumaan kami maya-maya nila mami. Tapos, bumili kami ng ano, picture, ganyan. Tapos, binigyan niya akong picture. Sa likod, niligyan niya yung email niya, gano'n. Tapos, parang, nakakatuwa kasi email, hindi number or ano. So, gano'n. And then, for me, syempre, parang kinilig ako. Pero, for me, yun na yun. Yung bang, parang may, ano lang, may something lang ako nung nag-Italy, ganyan. Pero, like a couple of months later, nag-email din ako sa kanya na parang to just exchange my email. But then, after mga siguro 4 months na ano, nag-start siya mag-email. Ako naman, nag-email back. So parang for me, tapos lagi siyang medyo pa-serious, medyo palalim yung kanya na parang when I come to Manila, I would like to ask you on a date, mga ganyan. So kayo parang, ay, sure. Sobrang in my mind, ang harap naman ito. Parang for me, ba, okay. In fact, parang nag-date pa ako ng okay, nang nandito. Yung ganun. Kasi parang wala naman, ano, hindi ko naman sineryoso talaga. Until, yun, nagbigay na siya ng number niya. Ilang beses niya pala sinesend. Hindi ko nagigets na parang sabi niya, well, here's my WhatsApp, ganyan. Tapos hindi ko talaga siya minimessage. So parang for the third time, dun lang ako nagmessage. So naging text, ano na din kami, and then nagtatawagan. Until, sabi niya, pumunta ako in November. So that was
16 ng November. Yun. So, parang ako yung sinabi niya pupunta siya. Doon ko lang nanonood. Seryoso siya pupunta. And then yun, pagpunta niya, that's when we started dating. Before he left, nag-rent na siya ng piece of land in San Vicente with the, ano, of to build a business. Yung ganun. Tapos meron din siyang nahanap na by chance lang din na Dutch partner niya. So that's where it started. And he's doing it kasi alam niya yung nature ng work ko eh, na artista ako, ganun. So alam niya na kung ako, hindi ako pwedeng, ako yung umira doon. Like, pwede yung short periods of time, but then my work is here. Yung ganun. So siya, yung nag-adjust. Oo, nag-adjust. Ganun. So parang, yun. Tapos nag-develop na siya na nag-develop.